Ang pinaka hosting experience na nagawa ko is yung kay Kuya Pwede sa Wawa Win Tutok to Win. Prior to the show, meron po ba kayong mga hosting experiences? Ang pinaka hosting experience na nagawa ko is yung kay Kuya Pwede sa Wawa Win Tutok to Win. Alam niyo po, kakasimula pa lang ng pandemya, mga one week pa lang, tumawag na sa akin si Kuya Will. Sabi niya, Sam, RS, kami dalawa ng partner ko, tumulong tayo. Sabi niya, maraming kababayan natin ang nailangan ng tulong. Sobrang blessed namin lahat. Pati si Kuya Will, sabi niya, let's share our blessings. So doon po nag-umpisa yung programang Wawa Win Tutok to Win. Kung saan tututok ka lang doon sa programa, tapos tatawagan ka namin, bibigyan ka namin 50,000, 100,000, minsan may house and lot pa. So, doon ko lang umpisa yun, malayo pa yung election, pandemic, di mo maiisip yun. Puro pagtulong lang ang ginagawa namin noon, everyday. For the past how many years yun, everyday tumatawag kami, Monday to Friday, yung bibigyan kami yung financial assistance. At doon, nagkukulitan lang kami ni Kuya Wills, balis Kuya Wills yung nag-train sa akin, maging host on the spot. Kasi hindi po talaga ako nag-host, nandun siya, mag-isa lang siya sa table niya kasi nga pandemic. Andun lang ako sa likod. Sabi niya, Sam, sama mo nga ako, napapagod na ako magsalita. So, minsan, tinabihan ko siya, o ikaw ang may pag-usap doon sa tinatawagan natin. Tapos, nung mga nag-umpisa ako, sabi niya, ay, hindi pwede yung pag-host yan. Walang gana, lakas mo pa yung boses mo. Tinuruan niya ako on the spot kasi medyo impromptu talaga yung hosting ko noon. Hanggang, yun ah. Dahil napahiya ako ng mga first few times ko, medyo pinaganda ako ng mga susunod. Nag-practice ako sa bahay hanggang nasanay na ako, naging komportable na ako kay Kuya Will. But sabi ko nga, until now, kinakabahan pa rin ako kasi every day is a new experience, lalo na po dito sa Dear SB. You get to meet the people on the spot. Malalaman mo yung story ng buhay nila. Mafe-feel mo yung nafe-feel nila. Tsaka dito, one take lang. Dito parang, di ba, pag binigay mo yung sorpresa mo, dapat makuha mo na yung emosyon nila, yung saya nila, yung lungkot nila. So ito, one take lang po ito. Hindi ito yung maraming takes. Kung ano yung nakuha nyo, yun na yun. So dapat, makuha mo na talaga kung ano yung nilalaman ng storya. So yun na po, doon na ako nasanay kay Kuya Will, and wala na. This is ano na ito yun, yung show mo na ito kasi. So, anong difference nung before? Yun nga, yung sa show namin ni Kuya Will, ano lang naman, kulitan, mostly. And siya yung nagdadala. Dito, syempre, dahil ako na po yung main host sa sariling programa, ako na po yung naglalabas ng emosyon ng mga case studies natin, ng mga kababayan natin, ng mga tinutulungan. Ako na po yung nag-i-interview. Nung una, syempre, nahirapan ako. Nung mga nasa kalagitnaan na, medyo nasanay na rin po ako. Parang getting to know lang naman po. Wala masyadong script. Alamin mo lang kung ano yung nararamdaman nila, anong kalagayan nila. Tapos, ibibigay na po namin yung tulong na inihanda namin para sa kanila. What does the Tutok to Win Partners represents in Congress? And among the bills that you mentioned earlier, what is your priority, sir? Ang na-represent po ng Tutok to Win is the urban poor, the youth, and the elderly. Yan po yung mga natutulungan natin at yan po yung karamihan ang humihingi ng tulong sa atin. Lumaki po ako dito sa urban area, nakita ko yung kahirapan dito first hand. Alam ko po, masyadong malaki yung problema ng kahirapan kaya tinutukan natin yung dito po sa urban areas para mas matutukan po natin. So yun po, nakatutok tayo sa kanilang mga pangailangan, sa edukasyon, sa mga mahihirap, sa kabataan at edukasyon. Yun po. Yung bills niyo sir, ano pong priority? Ano po? Ano pong priority bills? Gaya nga po, yun po yung mga naipasa natin at ngayon na napasa na sa Senado yung expanded 4Bs Act, yung discounted permits and licenses act, yung discount for the funeral act din para sa mga funerals sa mga may hirap, yung nagkaroon din tayo ng no homework bill, nagkaroon din ng
para din yan sa mga kabataan natin na medyo nakakaroon ng mental health problems sa pag-aaral nila. Yung eskwela, yung pagtatayo nga ng iba't ibang mga schools, and of course, yun nga, yung priority ni Presidente at ang buong leadership sa Congress, yung Specialty Centers Act na magtatayo ng iba't ibang mga specialty hospitals all over the Philippines. So ilan lang yan sa mga priority natin kasi napakadami na pong batas. Actually, more on implementation na lang itong mga additional na makakatulong po sa mga kababayan natin may hero. Thank you po. Yun lang po.